Disgrasya sa Davao City, siyam ang patay matapos araruhin ng truck ang ilang sasakyan. Batay sa ulat ng Super Radio DZWB, nagloko ang preno ng truck habang bumibiyahe. Sa panulukan po ito ng Matina Pangi Road at CP Garcia Highway kaninang bandang alas 9:30 ng umaga. Sinuyod ng truck ang nasa walong sasakyan, kabilang ang AUV, tricycle at isa pang van. Walo po ang dead on the spot, habang dead on arrival sa ospital ang isa. Kabilang sa mga nasawi ay isang batang edad 2. Anim naman ang sugatan at dinala rin sa ospital. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Kaugnay po ng naganap na road accident na yan, kumuha pa tayo ng update, makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono. Ang Direktor ng Davao City Police, si Police Colonel Alexander Tagum. Direktor, maraming salamat. Magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa ating mga telepono. Direktor, unang-una, yan ho ba lugar na yan? Madalas po ba talaga ang mga road accidents? Totoo po yan. Sa mga nakaraan po mga taon, mismong base sa report na sinabi ng ating mga traffic investigator, yung area na yan, na diversion area ng Davao City, na particularly in that area pababa ng Guadalupe at matipid na Matinapangi ay kadalasan pinangyayarihan ng mga insidente na katulad ng nangyari kanina, which considered na runaway truck dahil sa nawala ng brake. At ang nangyari nga nito, para mapigilan yung kanyang pagbulusok pababa, ay inattempt niyang mapa-slow down yung kanyang truck by going through Matinapangi. At yun yung nagresulta ng pag-araro niya ng pitong mga sakyan at nagresulta ng pagkamatay ng siyam na mga tao na sakay ng mga itong pitong sakyan na inararo nito. Direktor, ano po ang efforts na ginagawa ngayon ng Davao City Police para mabigyang linaw at makuha ho ang talagang ugat ng aksidente na ito? Sa ngayon po ay naharap po ng kaso ang mismong driver at nakaugnayan na po natin yung mismong may-ari ng truck at nangako naman po ng financial na tulong sa mga biktima itong may-ari at base sa aming investigation mismo, bago pa man bumaba ng area ng Matinapangi itong truck, sa bandang taas pa ng diversion road, ay napansin na pala ng mga motorcycle riders itong umuusok na gulong ng truck at pinatigil yung driver. At tinigilan naman niya yung truck at para isusunin kung ano yung problema nung sa kanya at palagay namin, alam niya na may problema yung truck at despite sa pagkakaalam niya na may problema yung tulong niya at basically yung baka yung kanyang drum brake, pinilit pa rin niyang ituloy yung biyahe niya ng pag-deliver ng mga sako ng bigas papunta sa Kalinan area. At pagdating nga niya doon sa corner ng Guadalupe, sa kilometer 5 ng Matinapangi, yun na nga yung nangyari. Pumulusok na yung takbo niya at kaya nga kinabig niya pakaliwa na pumasok sa kalye ng Matinapangi at kung saan nangyari yung insidente na kung saan nagdulot ng kamatayan ng siyam katao. Direktor, ayon sa inyong investigasyon sa kasalukuyan, human error po ba o mechanical failure ang inyong nakikitang ugat? Nakita namin na mechanical failure at the same time, matatawag na rin natin na negligence dahil sa nakita natin, alam ng driver na may problema yung kanyang truck pero at ganun pa man, ipinilit pa rin niya na ituloy yung kanyang biyahe. Yung karga niya ho, yung load nitong... Para lumalabas cargo truck na ito, Director, lumalabas ho ba na sobra sa nararapat niyang timbang o tama lang ho? Isa rin po ito sa tinitingnan namin because this is a 10-wheeler wing van na punong-puno ng sako ng bigas na for delivery sa Kalinan at nakita natin ito siguro yung isang dahilan kung bakit pumutok yung kanyang brake at nagdulot na hindi niya na
hindi na niya nakayanang magpreno pababa at kung bakit inararo niya yung mga sakyan. So, dahil sa mga finding namin na naharap na ng kaso. Hello. Director, may pahinanti po ba itong wing van? Nakapagbigay din po ba siya ng salaysay sa inyo para humabigyan linaw ang isinasagawa ninyong pagsiyasat? Wala siya. Yung pa isang problema namin, problema nitong driver dahil wala kami nakuha ang pahinanti kasama niya. At mismong sa impormasyon na tanggap namin, wala siya pahinanti. Dahil yung ruta na tinakbo niya mula doon sa pag-pick up niya nung bigas at napunta sa Kalinan, is just a matter of around 20 kilometers. Director, dumako naman ako dito sa mga biktima. Yung po bang mga namatay ay na-claim na ho ng kanilang mga kaanak? Sa ngayon po, may mga na-claim na po at meron pa rin po na hindi pa po nakikilala mga tatlong tao at yung iba po naman ay naghihintay po ng pag-claim ng kanilang mga kaanak. Yung pong mga naitalang sugatan, lahat po ba sila ay ligtas na, out of danger na? At ilan po ito at nasan sila ngayon, Director Sir? Para po sa inyong kalaman, meron pa pong dalawa na nasa critical state sa Southern Philippine Medical Center at around mga lima pa na sugatan ay nagkalat ng iba't ibang malapit na ospital sa Matinapangi at sa ngayon ay nilalapatan sila ng medical doktor na umaharap sa kanila ngayon para mabigyan sila ng lunas sa sugat na natamo nila. Director, ang financial, yes. Ang financial obligation, Director, yung pong gastusin ng mga biktima, sino po ang sumasagot? Sa ngayon, dahil sa kautusan ng ating Honorable City Mayor na si Honorable Mayor Sara, inutos niya mismo sa naiparating sa mayari ng truck na kung pwede maghatag doon ng initial support na 50,000 sa mga namatay. Maliban pa doon sa mga nasugatan na agara naman tinanggap ng mayari at sa ngayon ay nakikipagtulungan nga sa ating impilan para maipabot yung kanilang mga tulong pinansyal sa pamilya at sa mga mismo mga tao na sugatan na sa ngayon ay nasa ospital pa. Huling dalawang punto, Director, nasa na po ang driver ng truck? Ito po ba'y nasa ampakan na ng kaso? Sa ngayon ay ito'y nasa Talomo Police Station at sa ngayon ay hinahanda pa natin yung kaso sa kanya but I was assured by our traffic investigator na first thing tomorrow mapapail lang ang kaso sa kanya at maharap na siya ng kaso sa ginawa niyang kasalanan. Director, baka gusto niyo samantalay ng pagkakataon, manawagan ho sa ating mga taga-subaybay para humaiwasan ng ganyang klase ng mga disgrasya. Para po sa inyong kalaman, pinarating ko na po ang observation ko mismo sa ating mayor sa mga observation ko po on the past sa mga insidente po natin na mga runaway truck na kung saan po nakita po natin dahil sa kakulangan na rin po ng ating mga countermeasure sa ating highway, nagkakaroon po ng gito mga insidente. Pero sa ating pong pag-aaral mismo, ibang bansa po, meron po silang sistema na tinatawag na runaway truck ramp na kung saan kung meron pong mawala ng gasolina, ng brake, meron po tinatawag na runaway truck ramp na kung saan pwede po nilang takbuhan para doon po ay mapatigil po yung kanilang hindi po mapigilan na takbo ng truck. At kung pwede po sana, sabi ko, pinabot ko nga po sa City Government of Davao na kung pwede mapaabot ang possible study sa ating DPWH na sa mga gitong klaseng highways na downhill ay dapat makonsider siguro yung construction ng mga gitong runaway truck ramp para mapigilan ang mga insidente tulad ito at sa tulad sa mga experience ko in the past
na pwede naman pala mapigilan, pero dahil sa kakulangan nga ng ganyang teknolohiya na na-apply natin sa mga highway natin, ay hindi natin napipigilan itong mga takuna na pwede parang mapigilan. Mga kapuso, ang direktor ng Davao City Police, si Police Colonel Alexander Tagum. Direktor, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat din po sa inyo at magandang hapon po sa inyo lahat.